Okay, mana berada? Ada apa? Biru dekat aku. Okay, bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, no, may mga bisita tayo, mga nanputin, no? Yun yung first time dito, first time. First time. Ilan kayo? Okay. So mga kapatid, alam nyo ba itong court na to? Libre maglaro dito, pero ang kahilingan ng chef, si Almana, to convey the message to them. Yung may mga lectures dito para sa spiritual. Hindi puro sa physical. No? Meron tayong, kasi ang katawan natin, nahati sa dalawa, tama? Physical at spiritual. Itong physical natin, someday, ayun ang katapat, no? Nakikita yung, tumingin kayo sa likod. Lupa. Lupa. At sinong kakain sa katawan na yan? Tigre o mga leon o anong kakain sa katawan natin? Mga uod, di ba? So tignan nyo, ha? Pinapalakas ninyo ang katawan natin, ha? Pinapagwapo, ano-ano pa, nagigigil tayo, pero then, mamamatay tayo. Ang pagkain lang pala ng katawan natin, mga uod. Yan ang reality. Ha? Kaya, mas higit natin paghandaan yung susunod na buhay. No? Yung second life. Naniniwala ba kayo may second life? Okay, maliban na lang sa mga atis, no? May mga atis ba dito? Atis. Okay, atis, ibig sabihin, non-believers, wala silang paniniwala sa second life, wala silang paniniwala sa creator natin. Okay. So, nagdahil may gusto mag-Muslim, itong si Brother Michael, marami na siyang alam sa Islam, nakakapanood sa social media, mga nagpapaliwanag ng mga teacher ng mga Muslim. Okay sa ngayon, 5 minutes lang para malaman nyo rin kung bakit nagsipagbalikis lang kami. Yan, puro mga balikis lang yan, yung mga nandito, pati itong nakukuha ng camera. Okay, ano ba ang Islam? Ito, ang Islam ito ay salitang Arabic, ang ibig sabihin ay kapayapaan. Kaya inyong makikita ang mga Muslim, they are greeting, Assalamu alaikum, brother. Kahit sino, pag Muslim, binabati niya, Assalamu alaikum. No? Ang Islam nanggaling sa root word na as-salam. Sa salitang as-salam, ang ibig sabihin ng as-salam, the source of peace. Isa sa mga attribute name o katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung as-salam. Ang ibig sabihin ng as-salam, the source of peace, ang pinagmumula ng kapayapaan. Dito nanggaling ang Islam. Kaya, sino mang tao na tumanggap sa Islam, magkakaroon siya ng 100% na kapayapaan sa puso. Sakina, kapanatagan, katiwasayan. Bakit? Kasi ang definition ng Islam, peace. No? Kahit anong dumating na pagsubok sa buhay ng tao, mayroon pa rin siyang kapayapaan dito. Hindi katulad ng mga ibang tao, kapag nadatnan sila ng mga pagsubok problema, biniblame nila ang God. Dinisisi nila. Let's say, halimbawa, namatay yung anak niya, 5 years old pa lang. Oh, Diyos ko, bakit 5 years old pa lang yung anak ko? Kinuha mo na. Bakit namatay na, di ba? Tinatanong nila ang Diyos. Ngayon, ang tanong, nakipagkontrata ba ang anak natin sa Diyos na abutin pa ng 100? May kontrata ba siya? Tayo, may kontrata tayo, abutin tayo ng 50, 60, 70. Sino nakipagkontrata sa inyo dito? Isa. Isa man sa atin dito. Sinong nakipagkontrata dito na abutin tayo pa ng 80 sa Diyos? Meron ba? Wala. Isa man sa atin dito, walang nakipagkontrata. Kaya, sa Islam, napakagandang aral, no? Sabi ng Allah, lahat may buhay, makakaranas ng kamatayan. So, masakit yun, mawalan ng mahal sa buhay. Pero, tandaan natin, ang papunta sa kabilang buhay, yung talagang, kung talagang naniniwala ka, tapat sa puso mo, may kabilang buhay, hindi ka makakarating doon, maliban na lamang kung ikaw ay mamatay. Parang nung nasa Pinas tayo, hindi tayo nakarating ng Qatar, nagdahil sa pagsakay ng eroplano, di ba? Yun ang naging way natin, kaya tayo nakarating sa Qatar. Ngayon, pag sa kabilang buhay naman, ang way doon, yung mamatay ka muna dito sa mundo. Okay, so ibig sabihin, lahat tayo ay mamamatay. Yun ang Islam, kapayapaan, na sa literal na pakahulugan, submission to the will of God. Pagsunod, sa kagustuhan ng Allah. Ngayon tayo mga tao, may free will of case tayo, tama? Anong free will natin? Sumuway, sumunod. Kaya nga meron tayong tinatawag na paraiso at impyerno. Ang mga anghel, wala silang free will. Sila sunod-sunuran lang sa Diyos. Kaya pag nagunaw ang mundo, parang bula lang silang mawawala. Tayo, hindi. Babangunin tayo muli. Bubuhayin tayo muli. Yun ang tinatawag na Yawm al-Qiyama, pagkabuhay muli. No? So, ibig sabihin, may pananagutan tayo. Bakit? Natino pag-isip natin, hindi tayo mga normal. May tama tayong pag-isip. Ngayon, yun ang Islam.
sa literal na pangahulugan, submission to the will of God. Pag sinunod mo, sinuko mo ang sarili mo sa Allah, kay Allah, na siyang creator mo, ang tawag sa iyo, Muslim. Ang mga Muslim, sila yung mga sumunod sa kagustuhan ng Allah. So, ibig sabihin, ang Muslim, mga nilikha na sumusunod sa tagapaglikha. Okay? Hindi lang yung mga Muslim na nagsasalita ng Arabic. Actually, hindi lahat ng nagsasalita ng Arabic ay Muslim. Oh, akala nyo ha? Ako rin, ganun din ako. Nung Kristiyano pa ako, nagbalik Islam ako sa Saudi Arabia 2004, sa Riyadh. So, akala ko noon, lahat ng nagsasalita ng Arabic ay Muslim, mga Arabo. Hindi, meron ding mga Hudyo, may mga Kristiyano. Tandaan yan. Parang Pinoy, hindi lahat ng Pilipino ay Catholic. May born again, may iglesia, di ba? Merong El Shaddai, okay, ganun din, kasimple. Okay, so Islam, Muslim, magkaiba. Ang Islam, ito yung tinatawag na way of life. Pamamaraan ng buhay ng tao na binigay ng Allah sa atin para sa kabutihan natin. No? Kaya tingnan nyo dito. Ha? Anong way of life ng Qatar? Security, bakit walang baril? Bakit ni Batuta wala? Eh wala naman dito ng mga gangster na isang grupo na gagawa ng kasamaan para mang-hold up ng bangko, pound shop, wala. Walang general dito o jefe na nasa likod ng tamahan. Wala. No? Yan ang kahibahan ng Islam sa ating Christianity. Okay. Okay, di ba? Kaya kung pipiliin nyo, mas safe dito. Sa atin, pag hinabutan ka ng ating gabi, alas 11, delikado na sa mga adik. No? Pag nagdaga sa mga iskinita, oh, gusto mo pang makalabas ng buhay dito? Magbigay ka muna ng panginom namin. Dito, walang ganun. Ah. Pero hindi, inilingit sa kalaman natin na hindi naman porke na ang Islam at tapos mga Muslim ay perfect na. Ang Muslim, hindi sila perfect. Meron din mga krimen dito, Dimitan. Hindi na mawawala yan, kahit saan lugar. Okay? So ngayon, sino ang Allah? Ito na yung last natin. Ang Allah, huwag niyong isipin na Diyos lang ng mga Muslim. Ang Allah, ito yung personal name niya na sinabi ni Jesucristo, Ama namin. Di ba, panalangin natin tayong Kristiyano? Ama namin, sabi ni Jesucristo. Tayong lahat, plural yun, di ba? Natin lahat, hindi lang siyang may ama. Nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Di ba? So, sino yung ama na yun? Hindi naman niya literal na tatay yun. No? Kasi ang ama, hindi lang nagagamit doon sa pag may asawa at anak ka na, ang address sa'yo, ama, tama? Okay, hindi lang nagagamit doon ang salitang ama. Ang ama pati nagagamit sa founder. Kasi halimbawa, si Andres Bonifacio, bakit siya tinawag na ama ng Katipunero? Dahil siya yung founder, nagtatag ng Katipunan laban kanino? Laban kanino? Sa mga Kastilang Kristyanismo. So, ibig sabihin talaga Muslim tayo. Sinakop lang tayo ng mga Kastila, kaya na-Kristianize tayo. By force, papatayin ka lang pag di ka na pumayag na mapabinyag sa kanila. Katapat, sword. Pero sa Islam, pag di kayo nag-Muslim, wala namang gagawing masama sa inyo. Ganyan ang Islam. Sabi ng Allah, la ikra'a fid din. Walang pamimilit sa reliyong Islam. Pero sabi ng Allah, katabayan ng Muslim ng Allah. Katotohanan, ang mga imabaw ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Kaya tignan mo, kahit anong gawing batikos ng mga hindi Muslim, mga terorista, mga Muslim, araw-araw may nagmumuslim. Di ba? Okay, so kailangan alamin natin para mawala yung mga misconception, yung mga hindi magaganda na narinig natin. O kaya, so ang Allah, ito yung tinatago na Rabbul Alamin. Sabi ng Allah, Inni anallahu Rabbul Alamin. Sabi ng Allah, katotohanan. Ako ang Allah, ako ang Panginoong Diyos na si Allah. Na Panginoong Diyos ng lahat ng mga nilalang. So, ibig sabihin, siya yung Diyos ng lahat ng mga mundo, ng lahat ng mga nilalang. Ibig sabihin, hindi lang siya Diyos ng mga Muslim. Diyos siya ng lahat ng mga creation. Kaso nga lang, na iba-iba sa paniniwala. Kaya nga, may nagpapaliwanagan, di ba? Okay. Kasi kung isang Diyos ang sinasamba natin, eh wala nang paliwanagan ngayon. Di ba? Kaya nasakop lang kasi tayo ng mga Kastila. Ang talagang Diyos natin, tayo mga Muslim, si Bathala. Di ba? Tinatawag na yung Bathala pa yun noon, di ba? So, dumating lang yung Kristyanismo, March 16, 1521. So, ang Allah, siya yung tinatawag na Creator. Siya naglikha kay Eva at kay Adan. Siya ang naglikha sa atin. Siya ang naglikha kay Jesucristo na walang biological father. Kaya nga tawag kay Maria, Birheng Maria. Okay, misteryo ang pagkakalikha kay Jesus. Bakit? Daladala ni Angel Gabriel, yung kaluluwa ni Jesucristo, binigay kay Maria sa womb niya. No? Mas miracle kay Adan. Bakit? Lupa, naging tao. Di ba? Mas miracle yun. Si Jesus Christ galing sa sinapupunan ng babae, tama? Si Adan, hindi. Galing sa lupa. Mas miracle yun. Kasi sabi nila, Brother Will, miracle kasi pagkakalikha kay Jesus, kaya Diyos siya. Hindi. Kung ganun ang pasiyan natin, kaya Diyos si Jesucristo. Mas magiging Diyos si Adan. Bakit? Si Adan mula sa putik. Si Eva mula sa tadyang.
Eh tayo, likido lang. Likido lang tayo. Nagkaroon ka ng mata, nagkaroon ka ng bungo, nagkaroon ka ng tenga, nagkaroon ka ng buto. Miracle pa rin. So lahat ng creation dito is miracle. No? Ibig sabihin, sa power, sa salita ng God, yung kanya salita makapangyarihan. Kaya naging tao tayo, naging karagatan yun, naging ibon yun, naging isda yun, naging langit, naging mundo. Okay. So akala, yun, siya yung Diyos ng lahat na mga nilalang. Okay, so ang ganito lang muna kasi maglalaro pa tayo. Sabik na ako maglaro eh. Okay, so unti-unti, step by step. No? Kada laro, 5 minutes, 7 minutes, okay na yun. So bro, gusto mo na mag-Muslim? Halika. Si Brother Michael, eto. Si Brother Michael, no? Si Brother Michael. Taga saan ka, bro? Quezon City. Ayan, si Brother Michael, Quezon City. Bukal pa sa puso mo, tanggap ng isip puso mo na si Allah lang ang Diyos. Okay, so ang pagpasok sa paraiso ng Allah, kondisyon, sambahin mo yung nagmamayari. Malinaw sabi ni Jesus Cristo, ama namin, nasa langit ka. Ibig sabihin yung Diyos na yun ang nasa langit. Nung nagdasal si Jesus Cristo, nasa lupa. Di ba? So ang Allah, yun ang nagmamayari. Bakit? Siya ang lumikha ng langit at mundo. Siya ang lumikha sa atin. Kaya pag-aari niya tayo. Kaya siya yung Diyos na nagmamayari. Okay, brother, taas mong dalirim ganito. Ito ay simbolo na isa lang ang Diyos, ha? Sasabihin mo yung ulitin mo lang yung sasabihin ko, no? Okay. Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh wa ashhadu ana Isa Abdullah wa rasuluh. Tatagalogin natin para maintindihan siya. Sumasaksi ako. Walang ibang Diyos. Maliban kay Allah. Sumasaksi rin ako. Na si Muhammad ay alipin. Sugo ni Allah. Sumasaksi rin ako. Na si Jesus. Sugo. Propeta ng Allah. Allahu Akbar. Welcome, bro. Brotherhood. Yakapin niyo ang kapatid natin. Yan po ang brotherhood. Assalamualaikum. Ayan po, alhamdulillah. Yumaka po si Brother Michael ng Islam. Ayan po. Yakapin niyo, welcome niyo. So yun po mga brother, no? Mga hindi pa Muslim. Ganyan lang po pagpasok sa Islam. Wala pong buhos-buhos ng tubig. Kung tanggap mo si Allah, siya lang Diyos na Panginoon mo, sasasaksayan mo lang siya. No? Okay, maraming salamat. Okay. Okay, salamu alaykum. Alhamdulillah po, may nagabayan ngayon, isang Kristiyano na nagbalik loob sa Panginoong Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. So ngayon, may bumaba. Okay. So, okay. Michael. So, magiging pangalan niya, Mikael. Sa Arabic. O, yung mga hindi pa nakapaglaro, gigit na tayo. Okay. Assalamu alaykum. Alhamdulillah, mabiyayang araw, mabiyayang Friday. Salam.